Magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. May bago tayong Marites, tungkol po sa West Philippine Sea. Ang sabi dito sa balita, Zubiri, humikayat ng PCG na putulin ang floating barrier ng China sa Panatag Zone or doon sa Baho de Masinloc, mga kababayan. Tingnan nyo, medyo sobrang agresibo na ang China sa pananakop ng ating teritorya, mga kababayan. Kasi noon, di ba, hinaharangan yung mga barko ng Pilipinas para mag-resupply ng kailangan ng mga kababayan natin na sundal doon sa BRP Sierra Madre. Tapos yung water cannon, di ba? Ginamitan sila ng water cannon ng mga barko natin para pigilan na mag-resupply sa BRP Sierra Madre. Tapos noong Biyernes ay sinatayon na naman, pinipigilan naman nila ang mga barko ng Pilipinas para pumunta doon sa Sierra Madre. Pero awa ng Diyos, nakausot naman sila. Tapos noong Friday, may nakitang floating barrier naman sa may Baho de Masinloc, mga kababayan. So, very aggressive na talaga ang China para sa putulin ng West Philippine Sea. Mayroong pahayag dito si Senate President Zubiri, mga kababayan. Ang sabi dito sa balita, hinikayat ni Senate President Juan Miguel Nix Zubiri, ang Philippine Coast Guard, na agad kaputulin at alisin ang floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc, mas kilala bilang Panatag Shoal o Scarborough Shoal, na pumipigil sa mga Pinoy na makapangisda. Napakadelikado yun, mga kababayan, lalo na po sa mga maliit natin na mangingisda, lalo na yung mga bangka nila gawa lang sa kahoy. Sa ulat ng Philippine Coast Guard nitong linggo, September 24, natuklasan naman nila ang 300 meters floating barrier na magsagawa ang maritime patrol, ang kanilang mga tauhan at ang BFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na sa Panatag Sul noong Friday, September 22, mga kababayan. Delikadong di talaga gusto nang sakupin ng China ang parte ng economic zone ng Pilipinas. Pinagbabawalan na nilang mangisda ang mga kababayan natin na mangisda dyan sa West Philippine Sea. Ang sayo pa niya, Speaker, first of all, we have no right to put any structure within our EEZ. Secondly, these structures pose danger on passing fishing boats that can get entangled in the lines and causes considerably damage to the propellers and engines of our fisher folks. Dagdag pa ni Zubiri. Ang kaugnay nito, inihayag ni Zubiri na dapat alisin ang mga illegal na struktura sa West Philippine Sea, hindi lamang para maipakita ang karapatan ng sa soberenya ng bansa kung para protektahan naman ang mga mangingisda. Kaya hinihikayat niya, mga kabayan, ang Philippine Coast Guard na tanggalin kaagad yung floating barrier or struktura na nakalagay doon sa Baho de Masinloc. Pinasalamatan niya ang Coast Guard sa pagsisikap umano nitong protektahan ang malugar sa loob ng EEC ng bansa. Sabi dito, we in the Senate stand by our great men and women who risked their lives for the freedoms that we enjoy today, sa advance theory. Nakapangkuhan na ito. Wala na, talagang binubuhuli na tayo ng China. Buwag niya lang po, nandiyan yung Amerikano na umaalalay sa Pilipinas. Hindi nila basta-basta
gawin yung gusto lang gawin kasi mayroon tayong alay na malakas para kung ano man ang gagawin nila sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard o Philippine Navy, at least nandiyan na umaalalay yung US Navy. So sana magkaisa ang Pilipinas na suportahan, magkaisa ang Pilipinas na sumang-ayon na nandiyan yung Amerikano sa Pilipinas. Huwag nating magkipagkaisa, huwag tayong sumama sa mga Pilipino na ayaw ang mga Amerikano, mga kababayan. Mayroon dyan. Alam natin na mayroon dyan mga ibang matataas na official ng ating gobyerno. Hindi sumang-ayon sa pag-alalay sa ating armed forces. Mayroon dyan mga opisyalis ng gobyerno na ayaw nila ang Amerika o na akala nila ay kaya natin suportahan ang bansa natin na wala tayong, na walang ibang tutulong sa bansang Pilipinas. Salamat at ang ating presidente na si BBM ay naki-alay for humingi ng tulong sa bansang Amerika para sa ganun ay hindi tayo basta atakihin o kung ano man ang kanilang gagawin. Siyempre medyo mag-isip-isip muna sila bago sila gagawa ng hakbang na hindi ikaaganda ng Pilipinas, mga kababayan. So salamat at ang ating Pangulo ay sumang-ayon humingi ng tulong hindi lang sa Amerika kundi sa iba't ibang bansa sa mundo, mga kababayan. So salamat again, George Sal Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-thumbs up, at saka pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong video. Salamat po again, George Sal Vlogs. Thank you. So salamat again, George Sal Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-thumbs up, at saka pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong video. Salamat po again, George Sir Vlogs. Thank you.